Meron tayong mga kasama sa video na to, mga boss, at pag-uusapan natin kung ano ba yung mga benefits na meron pag sumali tayo sa Philippine Loop. So, makakasama natin si Ma'am Jackie. Masasagot lahat ng mga tanong nyo ngayon, mga boss, lalong-lalo na tungkol sa Philippine Loop. Ayan. So, maraming salamat po ulit, Ma'am Jackie. Nagkaroon kayo ng oras ano po para sa video na ito. Si Ma'am Jackie nga po pala, siya po ang secretary ng Philippine Loop Adventure Tour. At the same time, siya rin yung hands-on sa mga group ng Philippine Loop. Ano po? Tama nga po ba, Ma'am? Yes, sir. Ano po yung ano? Yun, hindi ko tuloy alam kung saan tayo mag-i-start. Nape-pressure. Ano po? Maraming salamat po talaga, Ma'am. Ano? Anyway, Ma'am, parang ako yung nape-pressure naman sa'yo, sir, eh. Ayan. Bali, Ma'am, tanong na rin, paano ba nag-start si Philippine Loop Adventure Tour? Ayan. Actually, sir, nag-start ang Philippine Loop Adventure Tour sa idea ni Chairman Francis. So, I know naman everyone is aware of Boss Iron Man. So, nung time na ginawa ni Chairman Francis yun, parang nagkaroon siya ng idea na why not gawin to na entire Philippines yung ililibutin. So doon nag-come up yung adventure, yung Philippine Loop. Nagkaroon siya ng parang idea na gawin kaya natin or i-tour kaya natin, subukan nating motorin yung loop ng Pilipinas. Yun. So hindi lang siya nagpo-focus sa Luzon. Sinama niya yung Visayas, Mindanao. Ayun. Parang kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung longest na challenge patungkol sa mga motor. Tama po ba? Yes, sir. Philippine Loop is the longest running tour-oriented event for motorcycle and car enthusiasts. Actually, hindi na lang siya motorcycle, sir, tsaka car enthusiasts. Meron na rin po tayong mga registrant kayo na nagbabike. Yes. Meron na rin tayong nag-register na naglalakad, which is ongoing po. Na yes po, si Sir Manuel. Ayan, si yep. Sir Manuel. And meron ako yung mag-asawa, sir. Ah, okay. Sila Mr. J. Abrera. Wow, grabe, ano. Tanong na rin, ma'am, may ano ba to? Mga Pilipino lang ba yung pwedeng sumali dito? Or pwede rin yung mga ibang lahi na makasali dito sa challenge ng Philippine Loop Adventure Tour? Actually, sir, hindi. Open po ito sa lahat ng gustong sumali, hindi lang Pilipino, pati yung mga foreigner. Marami na rin po tayong mga registrant na Pilipino, which is na-overwhelm kami, natutuwa naman kami, kasi after they finish the tour, talagang na-enjoy nila, tapos nakikita nila yung beauty ng Philippines, which is yun naman talaga ang aim ng Filipino. Opo, totoo yun, ma'am. Actually, nung dumating sa akin yung kit pa lang, Iba yung feeling na naibibigay niya sa mga rider, na parang mas na-excite kaming gawin yung challenge na yun. At the same time, mas lalo kami na-excite makita yung ganda ng Pilipinas. At saka ang malupit sa kanya, pag kasi sinukat mo, syempre, iba yung feeling compare dun sa ibang damit na binili mo. Iyon, ayan. As in, parang ano, mas na-excite kami ng partner ko na ikutin yung Pilipinas. Pero anyway, ganito, ma'am. Dahil marami naman yung mga motorista natin, yung mga may sasakyan, yung mga nagbabike, may marami yung umiikot na sa Pilipinas na hindi pa rehistrado sa ating Philippine Adventure Tour Challenge. Ano naman yung ano yung nagiging magandang benefit pagka naka-register ka dito sa challenge na ito, ma'am? Alam mo, actually, sir, tama ka dyan. Marami talagang nakakalibot na ng Pilipinas. Pero ito kasing Philippine Loop, sir, is endorsed by the Department of Tourism. So kami yung authorized na mag-certify dun sa mga tao na nakaikot na sila. Plus the fact na you will be getting a certificate. Yes. Which is talagang pag nakita mo, parang, wow, grabe, naikot ko nga talaga yung Pilipinas. Tapos, rehistrado pa, ng DOT, kumbaga parang recognized pa ng yes. DOT, di ba? Parang iba yung ganong feeling. Yun. Idagdag ko na rin siguro, ma'am, ano. Bilang ako, no, gusto ko rin namang umikot ng Pilipinas,
Tapos, naisip ko noon, bakit pa ako magre-register sa Philippine Loop? Pero, nag-come out yung isang idea na sabi ko, ako nga nag-aral, pwede rin naman palang mag-aral ngayon sa YouTube. Pero iba kasi pag may sertipiko ka na hawak-hawak, meron kang plaki na galing sa authorized na grupo. Ano po? Kasi ano eh, parang pagka okay, naikot mo yung Pilipinas, pero parang may kulang. Ayun, parang may kulang. Eh pagka meron kang certificate, parang mas napupulpil yung sarili mo na naikot ko na talaga yung buong Pilipinas at may patunay ako na naikot ko na talaga siya. Ano po? Ayun, yun. Anyway, parang kapag ka, ano, pwede mo siyang i-display din. Pag may mga kakita ka, magugulat sila. Ay, naikot pa na pala yung Pilipinas. Even pwede mo maipakita sa mga anak mo, sa mga magiging apo mo. Yes. Ma-encourage din sila na, ah, bakit ba yan ginagawa? Nakapag ganyan ka pala. Opo, ayun. Anyway, ma'am, meron po bang since sa motor ito yung karaniwang tinatanong ng mga rider at kahit ako naging tanong ko rin siya, meron kasi siyang allocated days para sa travel. Ano po, just to clarify things, yung po bang for example ako po ay from Lopez tapos bumiyahe po ako ng Baguio, nagstaycation ako sa Baguio for how many days doon ako nagstop. Doon po ba sa stay, pag-stay ko doon sa araw na sa lugar na 'yon, counted po ba siya doon sa days or yung riding day lang po? Paano ba yung nagiging computation sa ganun, ma'am? Sir, magandang question 'yan kasi talagang marami ang medyo naguguluhan diyan. So, ang ano kasi natin, sir, ang tour natin, for example, you'll be using motorcycle. So, you are given 30 riding days. So, that's the max po para sa motorcycle. Pero if ever, yung binibilang natin dun, sir, yung riding days mo lang. Pero kung gusto mong magstay sa isang lugar, let's say, for example, Baguio, tapos gusto mo pang i-explore yung Baguio, gusto mong i-enjoy yung ano nila, yung culture nila, yung kung ano man ang meron sa kanila, yung mga tourist destination nila, i-stop po yung oras nyo doon. So, hindi siya included sa riding day. So, pwede kayong kahit na, for example, magstay kayo ng Baguio like 5 days, okay lang siya, sir. Mas maganda yun kasi talagang mas ma-explore nyo yung lugar. Plus, hindi siya pasok dun sa riding days mo. Umihinto siya, so hindi siya counted. Magiging counted lang po ang riding days natin pagka, for example, you'll be going from one checkpoint to another. Ah, okay. So, halimbawa, let's say, taga Manila ka, sir. Tapos pupunta ka ng first checkpoint mo will be Subic. Yes. So, yung day one mo is from Manila going to Subic. Kung mag-i-stay ka doon, that's your first riding day. Kung mag-i-stay ka po doon sa Subic ng ilang days, like 3 days, hindi na siya magiging counted. The next riding day will be kung kailan ka aalis ng Subic going to your next checkpoint. Wow, okay. So, kasi iyon yung ano eh, yun yung essence din nung pag-iikot mo nga ng Pilipinas, yung makita at ma-enjoy yung mga lugar na pupuntahan nyo. Ano po? Ayun, maraming salamat, ma'am, sa pag-clarify. Anyway, ma'am, for example ako tulad ko. For example ako ay naka 4 wheels na magre-register sa inyo. Tapos meron akong mga back rides. Yan. Okay lang ba na hindi sila registered at ako lang yung registered bilang driver na iikot sa buong Pilipinas, ma'am? Opo, pwede naman yun, sir. Pero, syempre, we encourage na i-register na rin sila kasi sayang naman, kasama na rin sila. Pero, discretion pa rin naman po yun ng participant kung gusto nila na rider lang or gusto nila yung entire nakasama nila during the tour, okay lang po yun, walang problema. Pero, ang ano lang dun, sir, is kung sino po kasi yung nakaregister, siya lang talaga yung magkakaroon ng plaque. Naka-specify po kasi dun yung name, plus yung vehicle na ginamit, kung gaano katagal niya tinravel yung Philippine Loop. Follow-up question dun, ma'am. For example, si backride ko, hindi naka-register, willing siya mag-drive, authorized ba siya na mag-drive since nandun ka sa challenge ng Philippine Loop na yun, ma'am? Pwede naman, sir, kasi kasama ka pa rin naman dun sa biyahe. Pag kahit naman si backride mo yung nag... sa car to, sir, ha? Kahit naman siya yung nag-drive or ano, yung odometer na nire-record natin,
yung kilometrahe po na natakbo ninyo, yun din naman po yung recording. Ah, okay, ma'am. Plus, so, ikaw pa rin naman ang magpipicture sa mga checkpoints. Ayun. Ang maganda dun kasi, mga boss, pagka register yung inyong back ride, eh, magkakaroon din siya ng certification. Which is, yun yung una namin sinabi kanina na maganda na may certification dahil malaking patunay na naikot mo talaga at naipakita mo nakita mo talaga yung buong ganda ng Pilipinas. Ayun. Anyway, ma'am, meron po bang specific na lugar sa pag take offan or yun paano ba yung ano yung setup ng mga take off at saka nung finish line, ma'am, nitong challenge na to? Yung take off, sir, usually doon naman yung ginagawa sa mga kanya-kanyang bahay na lang, pero yung iba para mas ma-feel nila nag-i-start sila sa kilometer zero. Pero we don't really require that. Okay lang sa amin, sir, na mag-start sa mga bahay. Kasi ganun din naman. Ang importante po kasi sa amin, yung mapuntahan yung mga checkpoints given. So, kung mag-i-start ka sa kilometer zero, that's okay. Kung mag-i-start ka sa bahay nyo, sa kanyang bahay, that's fine as well. Ayun. Ma'am, bali, meron na kasi kaming napanood na mga videos na in-encourage nila na kung di ako nagkakamay, may rules ba dati na kailangan sa ganitong gas station ka pupunta para doon ka mag-starting? May mga ganun po, ma'am? Wala na tayong ganun, sir. So, kahit saan pong gas station, pwede kayong doon mag-start as long as nakakapag-issue sila ng resibo. Kasi kailangan nyo po yung resibo to get your starting code. Yung meron po kasi tayong, kung makikita mo, sir, yung passport mo, di ba? Meron doon start of tour page. So, pag magsisimula ka, kailangan mo pong fill outan yun. And then, makikita mo doon, meron siyang part na kailangan mong ilagay kung ano yung gas receipt number mo. So, okay. We're not very particular po kung anong gas station as long as mabibigyan kayo ng OR. Ayun. Bali, natanong ko na rin po sa inyo sa chat, ma'am. Naging concern ko na rin siya since February 16 pa naman yung take-off ko. Mm-hmm. Kung pwede na akong kumuha ng code na yun, ma'am. Paano yun, ma'am? Since wala pa naman yung receipt na isesend. Paano yung para lang maging early, magkaroon lang ako ng early starting code. Paano yun naman yun, ma'am? Since wala pa naman yung official receipt ko ng pag-i-starta ng ano. Para kasi makakuha kayo, sir, ng starting code, kailangan muna fully accomplish po yung start of your page. So, kailangan kumpleto yung details doon. So, kung maglalagay ka na doon ng details ng gas and yung odometer, yun na po yung recorded namin. Yun na yung makakatch namin na record sa pagsisimula ng tour ninyo. So, sinasuggest po namin, or we require actually na kumuha ng starting code kapag ka paalis pa lang. Paalis pa lang mismo. So, ang gagawin lang naman nila dun, sir, is fill outan lang yung start of tour page, pipicturan po yun, and then pipicturan yung odometer, plus yung gas receipt. Tapos isesend siya dun sa number given sa passport. Okay. Tapos after nung bibigyan na kayo ng starting code. Pero usually, sir, ito yung madalas lang na tanong din. Paano kapag halimbawa natutulog? Ay, paano pag alanganing oras? Yes. Yung kuha nila ng umo. Pag ganun kasi, sir, pagka as long as nakapagbigay na po kayo ng picture ng start of fully accomplished start of tour page, odometer reading, and then gas receipt, pwede na po kayong magsimula. To follow na lang yung starting code nyo. Malilate lang siya in a few hours, pero definitely ibibigay din naman siya after. Kasi minsan baka alanganing oras, tulong pa yung mag-i-issue, or wala pa tayong hindi pa available sa office, ganun. Okay, ayun. Bali, siguro ito yung last question ko na sa ngayon, mama, no? May napanood na rin kami at naging aware din kami na nagkaroon para ng video, pinakamagandang video presentation tukol sa Philippine Loop, ma'am. Can you please give us more details regarding dun, ma'am? Continuous pa ba siya? Yes, sir. Actually, we are doing that yearly po. So, we encourage all the Philippine Loop finisher na gumawa ng video habang nasa tour sila. Enjoyin nila talaga yung mga magagandang view na nakikita nila, yung mga magandang scenery, lahat ng tourist destination. I-video kahit picture kasi we have best video. Sa annual recognition, sir, nagkakaroon tayo ng best video.
and then best album. So for the video, it's maximum of 3 minutes. Kailangan makikita doon yung checkpoints. And then parang mas maganda yung nakikita talaga ng mga tao yung reality kung paano mag-loop. Yun. Tapos isa sa criteria kasi natin talaga doon, sir, is yung makakapag-encourage tayo ng maglo-loop or ng mga tourist doon sa mga makikitang magagandang view sa video. Then sa album naman, sir, kailangan syempre complete ang resibo, complete ang picture sa lahat ng checkpoint. Ini-encourage din namin na magkaroon ng mga magagandang pictures, dagdagan ng magagandang pictures doon sa magagandang view na nakikita nila. And then yung odometer reading kailangan kasama din doon. Plus yung mga, of course, yung mga checkpoint pictures sa checkpoints. Ayun. Anyway, ano yung price naman, ma'am, regarding dun sa ngayon for this year? Mm-hmm. Ano naman yung mga price regarding dun sa video presentation na yun, ma'am? Magandang question yan, sir, kasi mukhang matitrill ang mga aspiring loopers natin kapag narinig yan, miski yung ongoing. Annually po, pag magkakaroon tayo ng ganyang best video and best album, meron tayong total of 400,000 prizes. Wow. So sa cash prize na last year, umabot ng 120 for the first prize lang. Mm-hmm. Plus yung mga iba pang mga giveaways from sponsors. So total of 400,000 yan, sir, na prizes. Wow, grabe ano. So yun, mga boss, inihikayat namin kayo na sumali ano sa Philippine Loop. At ang maganda nito, pwede kayong sumali sa video presentation ng Philippine Loop dahil napakalaki pala ng price na pwede nyong makuha mula dito. Ano po, magkano naman yung registration fee at papaano mag-register? Registration fee is 3,400, sir. So ang inclusion po ng 3,400 na yun is dalawang perasong t-shirt. So yung t-shirt po na makukuha nyo, kagaya nitong suot ko. Ayan, ganito din po yung, meron din pong dalawang perasong sticker, which is yung Philippine Loop logo plus yung passport. Meron po kaming vest, which is very good sa mga nagmomotor. It costs 600 pesos. So kung gusto nyo po mag-add ng vest, that's a total of 4,000 pesos. Plus, sir, dun sa 4,000 pesos na yun, kasama na rin po ang insurance. May insurance po tayo. Opo, yun. Tapos, pag nakatapos po kami ng Philippine Loop, ano po yung meron ba kaming makukuha para maliban po dun sa plaque, ano po yung makukuha namin after naming matapos yung Philippine Loop? Pag natapos naman kayo, sir, syempre, you'll be part of the Philippine Loop Hall of Famer. You'll get plaque certificate, you'll get a Conqueror jacket, a Conqueror shirt, and a Conqueror sticker. Ayun. So, yun mga boss, ayun yung makukuha nyo pag natapos nyo, syempre, yung Philippine Loop Challenge. So, muli, inihikayat namin kayo na sumali sa Philippine Loop at ipakita natin kung gano'ng kaganda itong Pilipinas. Kasi, karamihan sa mga tao, ang tinitingnan nila is yung mga pwedeng puntahan sa ibang bansa. Pero hindi nila na-explore kung gano'ng kaganda yung Pilipinas na sinilangan nila. Tama. Ano po, ma'am? Yun, ma'am, maraming salamat po ulit sa oras ninyo, no? At it's our pleasure, it's my pleasure na makasama kayo in pre, ma'am. Maraming salamat po, ano? And sana po ay magkita po tayo soon. Ano po, ma'am? Ayun. So, yun lang muna siguro, ma'am. Opo, may gusto ka bang idagdag, ma'am? Yun, sir. Una, thank you po for having us, having me here dito sa vlog mo. Yun nga, ini-encourage ko po kayo na sumali sa Philippine Loop kasi talagang ma-enjoy nyo. Alam mo, sir, sa totoo lang, lahat ng naglo-loop, hindi lang sila nakukontento sa ita. Talagang susundan at susundan kasi talagang maganda po ito. Aside from the fact na safe siya, ma-enjoy mo talaga yung ano, yung kultura ng Pilipinas, ma-enjoy mo talaga yung ganda ng bayang sinilangan mo, totoo ka doon, sir. Opo. As in, parang mas mabubuo, mas makikilala mo yung sarili mo, mas mabubuo mo na Pilipino ka. Ano po? Yun yung yes. Tingin ko yun yung mararamdaman ko. At ang exciting part kasi doon is yung paalis. At ang pinaka-exciting part is yung pagbabalik ka na sa mismong sa mismong pamilya mo na natapos mo talaga yung Philippine Loop na yun. Ano po? Yes, sir.
maganda pa kasi meron na tayo, Sir, Philippine Loop Community. So pag pumunta ka sa iba't ibang lugar, lalo na sa Mindanao, ibang-iba ang welcome nila sa mga looper. Nandyan yung iho-host ka, nandyan na may magka-guide sa'yo. So nakaka-overwhelm po ang pagtanggap ng mga tao sa Philippine Looper. Grabe, no? Which is, ano, ang mentality ng mga Pilipino eh, ganong ka-delikado sa Mindanao. Which is, yun din yung isa kong goal. Gusto kong makapunta sa Mindanao at gusto kong mapatunayan ko sa sarili ko na kung totoo ba yung sinasabi ng iba tungkol sa Mindanao. Ayun. So ma'am, maraming salamat po ulit and sana po ay makita ko kayo personal. Yun lang muna siguro ma'am. Thank you ma'am, thank you po ulit ng marami. Thank you so much po, thank you. To see you sir soon ma'am. So yun mga boss, ano, sana nakatulong tong video na to sa'yo and sana nasagot namin yung mga katanungan mo tungkol sa Philippine Loop. And syempre kung may additional ka pang katanungan, i-comment mo lang sa baba and gagawa tayo ng paraan para masagot ang mga tanong na yan. And syempre, kung bago ka lang sa channel ko and gusto mo ng mga ganitong klaseng video, lalong-lalo na kung gusto mo ako suportahan sa Philippine Loop Adventure na gagawin ko this 2024, ay i-click mo na yung subscribe button, i-hit ang notification bell para updated ka pa sa mga videos na gagawin ko. Tara at sabay-sabay nating i-explore ang ganda ng Pilipinas. Ako si Boss Will, magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Paalam!